kamusta ang pagsunod mo sa Panginoon? Purihin ang Diyos sa papatapos ng buwan ng Setyembre. Pasalamatan natin siya sa lahat ng kaganapan sa buong buwan. Masaya man ito o malungkot, naging matagumpay man tayo o bigo, dahil nananalig tayo na lahat ng pinahihintulutan ng Diyos na mangyari, may aral na nais ituro sa atin. Nasa sa atin na ang pagtuklas kung anong mensahe ang nais niyang ipabatid sa atin. Humingi din tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at kasalanan, sa Diyos at sa ating kapwa. At dahil panguling araw ngayon ng Setyembre, nais kong pasalamatan ang mga nagbahagi ng paginilay sa buwang ito. Si Father Rolly Garcia Jr. ng Archdiocese ng Manila, Father Brian Tayag, Father J.K. Malipisyar at Reverend Oliver Parr ng Society of St. Paul, Brother Braindel Cabanyog ng Diocese ng Paranaque, Ven Liboon, at ang aming mga sisters na sina Sister Lou Ranara at Carmel Galula. Maraming maraming salamat po sa inyo at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ito po muli si Sister Lawrence ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pahayag ng Panginoong Yesus na may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan, na siyang tema ng mabuting balita ngayon. Habang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga alagad, may nagsabi kay Jesus, "Susunod ako sa iyo, saan ka man pumunta." May lungga ang mga pusang gubat at may mga pugad naman ang mga ibon. Ang anak ng tao na may wala man lang mahiligan ang kanyang ulo. At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." "Pauwiin mo ako para mailibing ko muna ang aking ama." "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Humayo ka naman at ipangaral ang kaharian ng Diyos." "Susunod ako sa iyo, Panginoon. Pero pauwiin mo muna ako para makapagpaalam sa aking mga kasambahay." "Hindi bagay sa kaharian ng Diyos ang umahawak ng araro at pagkatapos ay lumilingon sa likuran." Magandang araw mga kapanalig. Ako si Brother Braindel Cabanyog mula sa Diocese of Paranaque na magbabahagi ng pagninilay sa inyo. Keep walking! Isa itong tagline ng advertisement ng isang produkto. Hindi tumitigil ang ikot ng mundo. Patuloy tayong naglalakbay at nagsusumikap tungo sa ating goal o destinasyon. Minsan feeling natin tumitigil o gumuguho ang ating mundo pag ang mga nangyayari sa ating buhay ay di ayon sa ating nais. Mga kapanalig, tinuturuan tayo ng mabuting balita ngayon na ang pagsunod kay Jesus ay ang patuloy na pagsunod sa nais ng Diyos kahit ilang beses pa tayong madapa. Ilang beses man tayong magkasala, patuloy pa rin ang Diyos sa pagtawag sa atin. Hindi pinangako ng Diyos na magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Sa halip, ang Kanyang pangako ay sasamahan niya tayo sa bawat sandali ng ating buhay. Ngayong araw din ay ginugunita natin si St. Jerome. Kilala siya sa pagsali ng Biblia sa wikang Latin. Kung mahirap nang basahin ang buong Biblia, mas mahirap itong magsalin. Ilang taon ang aabutin mo doon bago ito matapos. Pero kinasangkapan ng Diyos ang kahinaan ng tao sa katauhan ni St. Jerome. Mula noon, ilang beses nang sinali ng Biblia hanggang sa wikang ating naiintindihan at nauunawaan. Mga kapanalig, hingin natin ang biyayang ito sa Diyos na tulungan tayong magpatuloy at sikaping tapusin ang mga pang-araw-araw na gawain. Tandaan natin na ang pagsunod sa Panginoon, ang paggawa ng mabuti, ay hindi nagdudulot ng masama. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maging guideline nawa ng aming buhay ang iyong mabuting balita. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito.
makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila. Sa mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagiiwan sa inyo ng mga katagang sa mundo ang tila nababalot ng kadiliman. Maging liwanag nawa tayo ni Kristo na nagsusulong ng kabutihan. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lawrence Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.